mga pre, tayo nagbabalik dito sa siyudad ng Kadacraft. And for today, nasa episode 3 na tayo. And last episode, ginawa natin tong skeleton farm na nasa tabi ko, okay? So, nagawa ko na yung skeleton farm. Marami na akong na-enchant. Actually, lahat na nga na-enchant ko. Kung makikita nyo dito, lahat ng items ko is may enchantment na. Nagaling lang dito. Maliban dito sa mending. Syempre, yung mending may nagbebenta na sa amin. Pero hindi ko siguro sasabihin sa inyo kung sino. Hanapin nyo na lang kung sino yung nagbebenta ng mending. So, bumili na ako sa kanya. Since hindi naman siya ka-record-record na pagbili. Lahat ng items ko is may mending na. So, maliban lang dito, syempre, infinity to eh. Goods na yung items natin, siguro is kaya ko na mag-dragon. Hindi ko alam kung ngayon ko gagawin na mag-dragon ako mag-isa or may kasama. Na meron ding enchantment, syempre. Syempre, mas maganda kung marami kayo. So, ayun, ito lang yung skeleton farm natin. Actually, hindi ko alam kaga kung papagandahin ko pa yung design nito. Kasi parang, alam nyo yun, sa una lang naman talaga ako mag-i-stay dito. Hindi naman talaga ako magtatagal dito. And ngayon lang talaga ako nagpapa-XP farm dito. Kasi kung sa end, matalo ko na yung dragon, or matalo na namin yung dragon, eh kaya na namin gumawa ng enderman farm, di ba? So, hindi ko na rin gagamitin to pang-XP. Maliban na lang sa bone. Pero yung bone kasi, since tayo nga yung gagawa ng farm sa city natin, hindi na rin natin kailangan itong mga bones na to dahil pwede naman tayong gumawa ng mob farm. So basically, ito talaga is ginamit lang natin for starter. Katulad gan ng sinabi ko nung last episode, starter XP farm lang talaga to and marami talaga tayong kinds of XP farm. Pero since may mga gamit na tayo, madali na tayo makakapagpa-XP or gagawa tayo ng mga XP farm na mas mabilis kesa sa skeleton farm. Tulad nung sinabi ko kanina na enderman farm and meron pa tayong gold farm. Kasunod na progress na gusto ko ipakita sa inyo, kung makikita nyo is ito yung strip mine natin and dun yung daan natin papuntang skeleton farm. Kung mayroon tayo ditong hinuhukay, ito yung progress na ginawa ko, okay? So kunyari may mga items tayo dito na gusto nating papuntahin na sa taas. Hindi yung kukunin pa natin. Kunyari marami kang deep slate na nakuha. Alam nga namang dalhin mo sa taas, then bababa, taas, baba. Ngayon, papaunahin na lang natin yung item pataas. And then sa taas, meron na siyang chest and hopper na kukunin yung mga items na nagrind natin dito sa strip mine natin. Lalo na tong deep slate. Kasi yung deep slate, kailangan natin to sa ginagawa natin sa taas. So pupunta tayo ngayon sa taas and ipapakita ko sa inyo yung progress na nagawa ko dun. So ito yung mapupuntahan ng mga items na galing natin sa baba. Hindi lang yung deep slate level yung meron dong transfer items. Itong bubble column na to. So meron din tayo ditong stone. So pag kailangan natin ng stone, ng granite, andesite or diorite, dito naman tayo kukuha. And of course, kailangan din natin yon sa ginagawa natin. So diretso tayo doon sa ginagawa natin. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa para makita nyo na yung progress talaga natin. Okay, so dito sa baba, makikita nyo, ayan, mahabang yan. So gumamit ako dito ng smooth stone para sa sidewalk. So sa last season, kung alam nyo or natatandaan nyo yung sidewalk natin doon, is ginamit natin andesite. Pero during that season, na-realize ko na mas mahirap palang kunin yung andesite kaysa dito sa smooth stone. Okay, so smooth stone na lang yung ginamit natin and hindi na rin tayo gumamit ng granite. Okay, so makikita nyo dyan is naglagay na talaga ako ng roads. Okay, katulad pa rin ng roads natin doon sa New York natin. So sa mga nag-aabang kung New York pa din daw ba yung build ko, medyo slight. So may mga New York building dito pero hindi lahat. Okay, magkakaroon na tayo ng mga skyscraper, magkakaroon na tayo ng mga factories, ng mga warehouse. But for today, ito pa lang yung nagagawa ko, okay? So, kung makikita niya is butas-butas pa siya. Dahil, ang ilalagay natin dito is ilaw, okay? Nakagama pala ako, bawal pala sa Kadacraft. Hindi ko napansin. Okay, tuloy tayo. Kunyari dito sa mga butas na to, ang gagawin talaga natin kasi dito is lalagay tayo ng ilaw dyan, then lalagyan natin ng carpet para sa road markings. Okay, so kung makikita nyo dito sa mapa natin, meron na tayong roads na ganito. Okay, so hindi ko muna siya kinumpleto dahil magbibuild tayo ng isang building muna bago tayo mag-expand na mag-expand ng roads. Okay, so kada building is mag-expand tayo ng road. Pero ba't ganun kaya Rob, ang haba na nung ginawa mo dito. Okay, ngayon is nilagyan ko na ng layout. Kung makikita nyo dito is sobra ang haba niya, which is itong habang to na kulay gray. Ayan, makikita nyo yung light gray na yan. Is sidewalk yan nung bridge natin. Okay, magkakaroon tayo ng bridge and then pagdating dito sa deep slate na to, yung dark gray naman na yan, is yan yung deep slate, yun yung road natin papunta sa city. So kung maaalala nyo yung sinabi ko kay Nelian, ako gagawa ng factory or ng mga warehouse or mga farms. Okay, siya yung gagawa ng city. Inuna ko na yung paggawa ng roads na to dahil, ayan o, kung makikita nyo, may layout na yung roads natin. Inuna ko na yung pag-layout ng mga roads para meron ng pag-build ng Senelia.
yan. And also, pag magsi-city planning kayo, hindi lang sa Minecraft, tsaka in real life, ang nauuna talaga is roads. Mas madali mag-adjust ng building kesa yung adjust nyo yung roads, okay? So, paano ko na lang kung hindi kasya yung... Ah, nahulog! Paano na lang pag hindi kasya yung bilang nyo, okay? So, katulad netong nasa taas na to, is 5 yan per lane. Okay, so meron tayong apat na lane, 5, 5, 5, 5. So may 20 dyan. And then may markings tayo sa gitna, syempre na tatlo. Para paghihiwalay-hiwalay natin yung roads. And sobrang importante niya sa city planning. Since city nga yung gagawin natin, is kailangan talaga natin mag-city planning. So ito naman nakikita niyo yung butas-butas na to. Ito naman yung magiging markings natin para sa bike lane, okay? So comment nyo sa baba kung alam nyo kung anong kulay ng bike lane. Ay, okay, lalagay natin yan dyan. And of course, ito naman yung solid white line. Ah, ito pa lang yung nagagawa kong road dahil kung makikita nyo, ito na lang yung natira sa aking deep slate. Iko-continue ko pa yan papunta doon sana. Ayan, iko-continue ko pa sana yung pagle-layout kaso nga wala na talaga akong deep slate. So, kailangan ko na naman mag-mina. Ang kaso lang, kailangan natin mag-build, syempre. Alangan namang mapunta na lang tayo ng mapunta sa road, diba? So, kailangan din natin mag-progress sa mga buildings. Ngayon, ang gagawin nating farm, syempre, sabi ko nga, farm, kailangan na natin ng progress. Ang gagawin nating farm ngayon, itong bamboo. So, baka matanong nyo, kaya ro, bakit bamboo yung gagawin mong farm? Kung maaalala nyo, yung bamboo is pwede na natin tong gawing log. Kung magka-craft tayo ng bamboo block, pwede na natin niyang gawing planks pala. Okay, so hindi pala logs, block of bamboo pala. So pwede na natin siyang gawing planks. And anong nagagawa natin sa planks? Ang tanong, okay, so turn natin siya sa planks. So sa planks, pwede tayong gumawa ng sticks. Ay, hindi! Pwede ka pala gumawa ng stick sa bamboo. Pero yun, pwede ka kayong gumawa ng stick sa bamboo. And also, pwede ka din gumawa ng bamboo sa... Ano bang mas tipid? Sige, experiment tayo. Kung may dalawa kang bamboo, may sakang stick. Kung may dalawa kang planks, may apat kang sticks. So, sa siyam na bamboo, ang magagawa mo is siyam na stick. Ay, hindi. 4 lang. 4.5. Okay. Sa isang bamboo block, meron kang apat na planks. So, sa apat na planks, makakagawa ka ng 8. So, anong tipid? Anong mas tipid? Tingin nyo, guys. Anong mas tipid? Okay. So, lagay natin to. Ay, sa dalawang bamboo, may isang stick. Ayan, binibigyan ko kayo ng idea kung anong mas tipid. Ah. May isang stick sa dalawang bamboo. Okay, isang stick. So, meron na tayo isang stick dito. Kung ita-times natin to sa 4, kasi nga may 9 dito. Sige, sabihin na natin 4. So, sabihin na natin 8. Ngayon, kung binuo natin to, meron tayo isang bamboo block kung saan makakuha tayo ng dalawang bamboo planks, makakuha tayo ng apat na stick. So dito, kung gumamit tayo ng siyam, i-divide natin ilang stick yan. So 1, 2, 3, 4. 4.5. So mas tipid yung bamboo. Okay, nagkaroon tayo ng idea. So mas tipid yung bamboo dahil may isa kang extra stick. Hindi, may isa kang extra bamboo pala. Extra bamboo pala yung extra mo. Kasi apat na ganito, okay, so apat na ganito, meron kang apat na stick. So may apat ka na stick. So dalawang ganito, may apat kan stick. And then, ang nagamit mo lang dito sa apat na stick na to, 8 bamboo. Ang nagamit mo dito sa apat na stick na to, 9 na bamboo. So, kung bamboo yung gagamitin natin, meron tayong isang extra bamboo. So, mas tipid yung bamboo. Okay, ganun na lang gawin natin. Ngayon, okay, tuloy tayo. Anong gagawin naman natin sa stick? So, matatandaan nyo, meron tayong villagers na tinatawag. At sa villagers na yon, may nagtatrabaho sa kanila na ang tawag sa mga villagers na nagtatrabaho sa ganun is Fletchers. So, magkakaroon tayo ng mga Fletchers, which is nagte-trade sila ng stick for emerald. So ngayon, magkakaroon tayo ng emerald supply and then makakagawa tayo ng another villager, okay? Another villager na magbibigay naman ng block of quartz. So yung block of quartz is kailangan namin dahil city kami. Okay, so modern build, kailangan mo ng quartz, di ba? So sa mga hindi nakakailam, yung quartz po is pinakamagandang blocks na kulay white. Okay, hindi man siya white, dirty white. So magkakaroon tayo ng ganun. So kailangan natin ng bamboo farm. Okay, binigyan ko kayo ng problem. Binigyan ko kayo ng napakahabang explanation para sa isang bamboo farm. Pero yun, sobrang useful ng bamboo farm. At kung hindi mo naman kailangan ng stick, is makakagawa ka naman dito na napakarami. Katulad ng chest. Makagawa ka ng chest. Ayan, makagawa ka ng chest dyan. Makagawa ka ng chest. Chest is very important sa kapag gagawa ka ng farms, okay? So, saan mo ba i-store yung mga items mo? Diba sa chest? Ganon. Okay, so ngayon, i-start natin yung paggagawa natin ng bamboo farm. So, teka lang. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, naglalive ako everyday sa bolat.tv.
Okay, so nandiyan sa description sa baba yung link ko ng bola.tv and every 5pm is maglalive ako dyan araw-araw simula ngayon. Okay, so mga, kung may gusto kayong panoorin or kung gusto nyo yung panoorin na live na naglalaro dito sa Kadacraft, pwede nyo puntahan sa bola.tv sa link dyan sa baba, tayo is magkwentuhan. Matututunan nyo rin yung gusto nyo matutunan dahil makakapagtanong kayo live. And of course, yung mga gagawin nating farm sa future is ilalive ko sa bola.tv. Katulad nitong gagawin nating bamboo farm kung saan pag napanood nyo to is tapos na yung live ko. Pero malay nyo, pumunta kayo sa bola.tv ngayon, baka nakalive pa ako, kaso ibang farm na yung ginagawa ko. Magkakaroon ka ng advance idea dito sa city progress na ginagawa natin kung manunood ka ng live. Matututo ka pa. So yun lang, kita-kita tayo sa bola.tv. After 2 live stream na nagawa natin, so 2 live stream equals 2 days. So naglive tayo dyan sa bola. Syempre may progress na tayo, which is yan. Pero hindi ko muna siya ipapakita. Kung mapansin niyo, hindi ko muna siya time-lapse. Kasi may gusto ako ipakita sa inyo. So meron akong cliff after namin mag live stream. Kung saan kumuha na kami ng elytra, okay? So sa mga hindi nanonood sa bola, okay? Nag-dragon po kami. Kasama ko po yung mga guest members. Okay? So hindi ko alam kung sino nag-record sa kanila. Pero ako hindi ko na na-record yung pagpatay namin sa dragon para naman puntahan nyo sila paano namin pinatay yung dragon. Kaya dahil napatay na natin yung dragon, syempre, meron na rin tayong elytra. Okay, nag-end boss na rin po kami during that time. So, yung mga nakapanood sa bola, swerte nila dahil hindi sila na late sa spoilers. Okay, so meron na tayong pakpak. Ayan, nakakalimad na tayo. And panoorin nyo muna tong clip kung saan pinaghati-hatian namin yung loot namin sa aming end busty. Oh, hati-hatiin na yan, hati-hatiin na. Oh, ayan, sakto. Uy, hindi 5. Ano, 6. 6 nga. Kinuha ko na yung sa akin. 18. Ah, kinuha mo na siya. Kunin ko na yung shulker shell ko. Kunin nyo na yung shulker shell nyo. Saan? Kunin ko na rin kay James. Dito. Ito, tikitin. Kunin ko na rin yung alien. Kunin ko na rin yung shulker ko. Ano sa akin? Wala na, Jigs. Blow. Ayan. What? Ay? Diamond. Ilan pa yung hati mo, Jansi? 6. Ba't wala ka pa? Ayun meron pa. 1, 2, 3, Jigs, wala ka pa? Ayun na, Jigs. Wala pa. Hindi, kinuha ni Sid. Ito yung 18, no? Oy, grabe, kinuha. Ito yung 18. Ito. Daming armor eh. Uy, grabe, yung case the limit, to. Yun na. Grabe, yun. Ito na, bibigyan ka na namin armor. Huwag mo bubuksan yung armor, ah. Diyan ka lang. O, boots. Nag-iisa yung boots. Helmet. Okay, bibigyan ito helmet. Tapos, yan. Oh, ito na, bibigyan ka na namin fully diamond armor para sa'yo. So, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Helmet. Ginagawa. Helmet. Ginagawakan ka. O, suotin mo na. Yes. Suotin mo na. Suotin mo na. Nag-vlog ako. Yawa, na-tress panting. Para naman makita namin yung helmet sa ulo mo. Yung hirap namin. Para makita namin yung hirap namin. Right click. Ayun, OMSI. Wala dyan binding. Vanishing lahat yan. Vanishing. Drum roll. Okay. Suotin mo na. Yan. Ito naman. Sapatos. Sapatos. Ano to? Jordan? Sapatos. Yan. Yan pa. Bakit? May pula eh. Paano ito palakbay ko? Pabalik ko. Eh, yun talaga. Oo. At least diamond na, o, diba? Uy, hindi lang ito yung makukuha ko. Di pwedeng ano lang. Suot! Suotin mo! Poly diamond! Ano ba yan? Hindi na nga sumama sa amin. Nagreklamo pa. Hindi pwede. Hindi ka man na thankful. Wala mo yung thank you. Nang thank you. Nakaabang lang sa stronghold. Naka-armor na. Tapos nagreklamo pa. Isang set. Wala mo lang thank you, guys. Isang set pa daw. Kupol ng mukha. Narinig ko yun. Hindi pwede. Tama sa yung enchantment. Bigay mo, Jigs, kung ano yung enchantment niyang armors mo. Lagi kami outfit check. Elytra. Kung ano kay Elytra. Hi, guys. Outfit check. Okay. Para kayo dito. May reward diyan. Okay. Okay na ako. Akin lang yung shulker na pinaglalagyan. Okay, so yung kay Nelian is naandito pa. And also, meron natin tayong unbreaking tree galing kay Classy. Ayan, so ibibigay ko yan sa kanya pag online niya. And also, nasa atin na yung dragon egg, which is dun sa live natin, nawala to. Hindi namin makita. Pero nakita na namin na nasa spawn lang pala siya. Okay, so nasa akin na yung dragon egg. Di ko alam kung tuloy pa rin yung IOU. Pero magagamit natin to. Hindi man sa ngayon, pero sa mga susunod na araw. So siguro, hinihintayin nyo na kung ano yung ginawa natin. Okay, so time-lapse natin yung build natin. Let's go.
So ayun na nga, nakita niyo yung timelapse ng binild natin and kailangan na natin siyang puntahan. Okay, so nandito na yung ginawa natin. Okay, so mapapansin niyo guys, hindi siya tapos. Okay, hindi ko siya tinapos dahil nauurot ako dito sa mga trapdoor. Okay, ilalagay ko na lang siguro yung mga trapdoor na yan pag meron na akong rockets. Which is, gagawin ko ngayon, kung napapanood nyo tong video na to, na, during this time is nakaka-live po ako sa Bola. Okay, so gagawa po tayo ng mob farm. Maglalive po ako sa Bola.tv, so punta po kayo doon, suportahan nyo po yung aking live stream. Okay, so gagawa tayo ng gunpowder farm or mob farm para magkaroon naman tayo ng rockets. Okay, so matatapos lang natin kasi to pag may rockets na tayo, kasi lilipad tayo dyan sa mga bintanang yan para malagay natin tong mga trapdoor na to. Okay, so yung may mga trapdoor kasi yan eh. And of course, nandito rin yung bamboo farm na ginawa natin. And kung mapapansin nyo nga pala, is bamboo yung ginamit kong blocks dito. Syempre, bamboo farm, isigaw natin or ibigay natin yung feeling na bamboo farm to. Okay, ayan, mabamboo. Huwag nyo na lang siya tingnan as a block na kahoy. Okay, tingnan niyo siya as a kulay. Maganda naman eh. Gamitin na natin tong 8 fireworks natin na natitira. Okay, so maganda naman siya tingnan. Kung mapapansin nyo, ayun o, maganda naman siya tingnan. And hindi pa talaga siya tapos dahil kung mapapansin nyo, is wala pa siyang pangalan. Kaya naman, comment kayo dyan sa baba kung anong gusto nyo yung pangalan dito. And babasahin ko lahat yan. Kaya mapuntahan natin yung farm sa taas. Then puntahan natin ngayon yung farm sa taas para makita nyo kung paano gumagana yung bamboo farm na ginawa natin. So ito yung bamboo farm na ginawa ko, which is sobrang simple lang naman as a normal na bamboo farm. Okay, so magpi-free cam tayo para mapakita ko sa inyo lahat. Okay, so normal lang yan. Observer na may piston, tapos ito yung pina-farm natin na may minecart sa ilalim para makuha siya. Okay, sobrang simple niyan. Malamang sa malamang alam niyo na tong farm na to. Pero hindi natin lahat nilagyan ng observer dahil wala akong redstone. Wala akong redstone. Okay, so counting blocks lang or counting bamboo lang yung merong observer and yun lang yung na-observe niya. Pero goods naman, alam kong naglulus ako dito ng bamboo. Katulad nito, hindi na to natubo. Pero hindi pa rin siya napuputol. Ayun, so alam ko naglulus ako dito ng efficiency. Pero okay lang yun. Dito napupunta yung mga bamboo natin. Ayan, so napupunta. Ayan. So may minecart unloader tayo dito. So free cam ulit tayo. May minecart unloader tayo. So pag may laman tong minecart na to, titigil, which is kasi na detect nitong comparator na to, to na may laman yung minecart na nilalagay dito sa hopper. Pag na-detect nito, ito turn off niya tong torch na to, which is i-repeat naman nito yung redstone power nitong redstone torch na to para makapag-off tong rail na to. So nagagets nyo? Ngayon dito mapupunta yung bamboo natin, papunta dito sa dalawang chest na to, and itong dalawang chest na to yung mag-i-store nung ating bamboo. Pero hindi na siya nai-store. Actually, hindi na nga natin pala kailangan to. Kasi meron tayong hopper line dito. Pero para saan po yung hopper line? So kung mapapansin nyo, may hopper line tayo dito. And of course, meron tayo ditong compass. Ay, compass. Composter. May composter tayo dito dahil meron tayong isang contraption na sobrang helpful. Kung mapapansin nyo dito, craftable na siya. Okay, so na-auto-crop na yung block of bamboo natin na nanggagaling dito sa farms natin. Kuya Rob, paano yun? So meron tayong tinatawag ngayong Raptor. So ito yung bago sa 1.20.1 kung saan mag-automatic crafting na siya using redstone contraption. Okay, so redstone contraption tong Raptor na to. Kung saan makikita nyo na dito na meron tayong redstone contraption na napakaliit para mapagana siya. Okay. So paano yan, Kuya Rob? Kunyari, itong crafter na to, paano nga ba siya nagana? Okay, so mapapansin niya dito, merong siyam na laman yung crafter natin. Okay, so pag may siyam siya na laman, meron siyang 9 redstone power. So may 9 redstone power siya. Ngayon, yung 9 redstone power na yun is i-detect siya nitong comparator na to. Pero Kuya Rob, bakit naka-minus mode yung comparator mo? Ngayon, kaya ka na siya naka-minus mode kasi kailangan lang natin ng 1 redstone power. Paano natin magagawang 1 redstone power yung 9 redstone power na binibigay na to? Gamit naman itong composter. So kung makikita nyo, mag-F3 tayo, makikita nyo dito na level 8. Okay, so kung puno tong composter na to, so kung mapapansin nyo, kung puno yung redstone composter na yan, magbibigay siya ng redstone power na 8. Okay, so kung ito is may 9 and ito is may 8, pag minus natin siya using this comparator. Okay, so naka minus mode siya, which is may 9 minus 8, ilan lang? Di ba 1?
magbibigay lang siya ng redstone power dito, diyan sa part na yan, diyan sa taas na yan, and then i-repeat lang yan nitong repeater. Ngayon, tong repeater na to, yung nagpa-power dito sa crafter natin. Dahil pina-power niya to, mapapower niya din to. Okay? Ah, nice ba? Naintindihan niyo ba? Ayun. So, automatic crafting na siya. Okay. So, di ba Kuya Rob, sabi mo sticks yung kailangan mo? Oh, sticks yung kailangan. Pero madali lang kasi yun eh. Pwede nating sirain tong crafter na to. And then ito, is itatapat lang natin dito. Ngayon, pwede nating gawin na automatic crafting na siya ng sticks. Okay, paano yun? Pwede natin siyang i-close. I-close yung ibang... Ah, ba't ang dami? Okay. Ayan. So, pwede nating i-close to. Ayan. So, i-close natin yan. Ngayon, ayan. Ngayon, makikita nyo na meron pa rin tayong 9 redstone power. Dahil naka-close na to, ibig sabihin, may power na siya. And kung maglalagay ito na maglalagay ng bamboo dyan, ang magiging result na nito, nasa na yung ano? Nasa na yung stick? Ah, binibigay niya dito. Okay, mali yung tapat. Okay, so dapat pala nakatapat siya. Ito yung bunganga niya eh. So kung makikita niya yan yung bunganga niya, parang dropper yan. Parang dropper yung part na yan, okay? So kung magkaganyan tayo, ayan, tatapat natin dito. Ayan, tinanggal ko na yung hopper. So gagawin natin is nakaganyan, and then itatapat natin yung hopper. Ayan, automatic stick. Diba? Sobrang andami niyang working. Kung anong gusto natin dito, kung nangyari, gusto natin siya gawing chest. So, kailangan natin ito, ikakraft natin ito into planks, then yung planks is ikakraft natin into chest. Okay, sobrang madali lang yon. So, hindi ko pa naman kailangan ng chest, kailangan ko lang ng sticks, and kumuha lang ako ng konting block of bamboo kasi nga kailangan natin sa build na to. Pero okay na yan, dire-diretso na yung stick, pero ibabalik ko siya pala sa blocks muna kasi kailangan pa rin natin yung blocks eh. Diba? Aesthetic kasi yung blocks nito eh. Aesthetic. Okay. Ngayon, yun lang yung contraption natin doon sa automatic crafter. Sana naintindihan nyo. Pero, contraption pa lang siya para sa 9 blocks. Okay? So, makapamansin nyo is 9 blocks pa lang. So, kumbaga, isang block pa lang yung kinakraft niya. Paano kung dalawang item na? Katulad ng rockets na kailangan natin ng paper and gunpowder. Okay? So siguro sa mga susunod na episode natin, makikita natin yan dahil nga magla-live tayo sa bola ngayon or nagla-live tayo sa bola ngayon at gumagawa tayo ng mob farm. Kaya naman, I think naintindihan nyo naman. I think. Hindi ko alam. Pero sana ay naunawaan nyo yung sinasabi ko. Kaya yun lang para sa ngayon. Kaya naman kita-kita tayo sa susunod na kamanata. Paalam. And also, nakalive ako sa bola ngayon. Baka naglalaro ang Puppy Playtime.